Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa ating panibagong house tour. And for today, we are here live dito po sa ating Monde Residence para i-feature pong itong isa sa mga model house natin dito na si Elira. Si Elira po mga kabahay ay isa pong two-story single detached na mayroon pong minimum lot area of 144 square meters and a floor area of 129 square meters naman. It has 4 bedrooms, 3 toilet and baths, 2 carport, service area, lanai, dining area, living area, porch, and then yung meron tayong isang maid's quarter or yung den sa likod. Okay, so and then yung kitchen. So now, papakita namin sa inyo kung saan po yung exacto yung mismong sinasabi nating area. So from this point po, ito po yung pinaka-property line niya. Ito yung 144 hanggang dito sa dulo nitong bahay. Tapos ito yung ating carport or parking area na kung saan nakikita nyo naman po, kasya po yung 2 cars natin. So yung isa ay SUV and then itong sports car or yung sedan. Tapos dito po, we have this porch na kung saan magsisilbing lilim and protection po sa baha, ay sa mismong ulan. Tapos dito po sa side, we do have this pocket garden. And then, itong area na to ay magsisilbi pong playground.
or kayo, or minsan kung gusto nyo, lagyan nyo po ng gazebo. In this case po, meron tayong lanay sa side. Alright, so dito po, hanggang dito po yung ating property line, paikot po yan mamaya sa likod. So titignan po natin mamaya. So let's get inside and let's check kung ano gaano siya kaganda mga kabahay. So from the looks, pagpasok pa lang, grabe, sobrang ganda. Ang isa sa mga feature ng bahay na to, kung pulido po ang pag-uusapan, perfect na perfect po siya. Okay, so lahat po ng ipapakita namin mga kabahay ay, this is fully furnished. Ibig sabihin, mayroon pong gamit para po ma-inspire kayo kung paano siya inayusan. Okay, so kung ano yung nakikita nyo, exact, this is the exact turnover na. Kasi we do have two options po, fully furnished and complete turnover. Yung furnished po, ibig sabihin may mga gamit. Yung complete turnover, yung wala pong gamit pero kompleto na rin po yung bahay. Okay, so ito siya ay ating main door. Napakaganda po. And then, naka-tiles po lahat, 60 by 60. And makikita nyo pong tiles, modern na modern po. So, ito yung ating living area. Kung mapapansin nyo po, napakalawak, napakalapad. Meron tayong center table dito. And then, yung L-type natin, hindi po tayo nag-problema sa L-type natin na sofa. Napakalawak pa po. And also, dito yung ating, possible po yung ating TV set para po sa ating, this will serve as our entertainment area. Tapos dito, ayan yung accents niya, nakaano na rin, ang ganda ng accents ng bahay na to. Mapapansin niyo po mga kabahay, ang lawak niya, sobrang ganda. Chandelier, naka-cove light, ganitong-ganito po yung turnover niya. Wala na po kayong halos gagawin, wala na po halos kayong ipapagawa. Kayo na lang po ang kulang. And then, dito naman sa side, ito po ang ating kitchen. Kung makikita nyo po mga kabahay, complete na yung set natin. Lahat yan naka-cabinet, lahat yan kompleto na po. Kung ano yung nakikita nyo, ganitong-ganito po yung turnover. Granite. Tapos itong sink natin. And then dito, pwede yung mga hot meals natin or kung ano pang pwede natin ilagay dito. Kompleto po lahat. Tapos naka-bar counter ka pa. So imagine niyo po, you are living your the best of your life kapag ka ito yung makukuha niyong bahay. All right? So dito naman po sa likod, we do have the service area or yung utility area or extension ng ating dirty kitchen na kung saan dito yung mga dirty jobs natin para kasi sobrang ganda po ng bahay natin and we have to make sure na perfect yung ano, hindi siya madumihin. Kasi dito siya gagawin yung mga laundries natin. Lahat po ng storage, pwede na po dito. Tapos dito po yung den, kaya lang nakasarado siya. Dito yung maid's quarter natin na kung saan would serve as yung sa mga quarters ng kasambahay natin. Kasi sa laki po ng ating bahay, kailangan po talaga ng may kasama tayo sa bahay para kasama sa tulong natin sa pag-maintain itong ating bahay. So lahat po ito, nakikita nyo po, itong ganito na po ang turnover. Wala na po kayong gagawin pa. Tapos dito naman po sa side, this is our common toilet and bath. Partner, papakita natin kung gaano siya kaganda. So, makikita niyo po yung mga kabahay. Lahat yan, naka-tiles na. Toilet bowl, lavatory, and then shower head. Yan, naka-tempered glass pa para malinis tignan. Lahat po, yung tiles na yan, lahat ng ilaw na yan, ganyan na ganyan po ang ating turnover. Alright. And finally, dito sa ating ground floor, ito yung ating dining hall. Ang dining hall natin, 6-seater yung table natin. Ang ganda po ng ating, tingnan nyo po, makikita nyo naman yung ilaw natin, napakaganda. And what is also makes good of this dining area or dining table is meron tayong exit door dito sa likod. Ibig sabihin po, habang kayo nag-ano dyan, nagkumakain, nag-dinner, breakfast, pwede po natin buksan ito para fresco, maliwanag, mahangin, maganda. Tapos dito part niya, pakita natin. Ito yung ating lanay mga kabahay. And also itong side na to, naiikutan yung ating
kabuuan ng bahay. Ayan siya. Okay. Tapos dito sa side. So, makikita niyo po mga kabahay. Tingnan niyo po kung gaano siya kaganda, kung gaano siya wala pong ano, wala, hindi siya tinipid. Ibig sabihin, kung lifestyle po ang pag-uusapan, we can recommend this house para sa inyo. By the way po, we forgot po to mention yung dalawang balcony natin, yung side at saka yung front. Mamaya ipapakita po natin pag akyat natin sa taas. Ayan po. Okay, so for now, we are going to our second floor para dun sa ating 4 bedrooms and then yung toilet and bath natin mga kabahay. So, dito po sa stairs natin mga kabahay, tingnan nyo po. Diba napaka-flawless po, napaka-pulido ng paggagawa ng tiles natin. Napaka-modern, hindi masakit sa mata, napakaliwanag. And also itong mga blinds na to, curtains na to mga kabahay, nilagay lang yan. Pero yan, naka-fully carbonate na window para magsisilbi pong liwanag pa rin kahit na gabi or makulimlim sa labas. So, makikita nyo po kung gaano siya kalapad. Ang ating pong hallway, ito po. Perfect. Wala na akong masasabi. Sobrang ganda po ng bahay nito. Ika nga, sabi nila, mansion. Kasi makikita nyo po, napakaganda po ng gawa. Hindi po siya tinipid. And at the same time, lahat po ng area dito ay napaka-functional po. So, we are going now for our first bedroom. Imagine niyo po, ganito siya kaganda. Ang rooms po natin, 1, 2, 3 by 4. So, ganun siya ka, no? 12 square meters. Ang kasya naman dito, ang ating double bed lang siya. Tapos, naka-ready na rin po yung ating port ng aircon. Tapos dito naman po on the side, we do have this mini balcony dito sa side. Okay, ang ano lang dito kasi tumatama yung itong door. Pero alalay na lang konti. Ayan, pulidong-pulido po yung paggagawa ng ating balcony. Tapos dito po yung cabinet natin and din yung vanity area. Kung ito po kasi nakabili siya pang babae dahil pink po siya, I assume babae kung mag-ano dito, mag-occupy. Ayan, naka-vanity ka na. Meron ka ng built-in closet dito. Kumpleto na po. Kayo na lang talaga ang kulang. And this is our second bedroom. Kung anong size po nung kabila, same po yung size dito. Kung ano yung meron yung nakikita dyan sa kabila, ganun din po dito. Ang wala lang po dito is the balcony. Ito, meron ka ng study area or vanity area. Single bed, double bed. Pwede pang ang queen size to, kasya pa rin, wala pong magiging problema. Yung tiles po natin mga kabahay, makikita nyo po. Napakapulido po ng paggagawa. Tapos we do have here our built-in cabinet. So, kahit nga dito po mga kabahay, sa area, sa part na to, pwede kayo maglagay ng TV. Ayan po, ganyan siya. Alright. So, after, for our second bedroom mga kabahay, dito naman po ipapakita ko sa inyo yung ating common toilet and bath dito sa second floor. Maganda na rin. Tiled na po yung ating wall, including our flooring. Tapos naka-tempered glass. Shower head. Medyo maliit lang po mga kabahay. Ano po, nasa around 1.25 lang siya by 2 meters or 1.5 by 2 meters. Tapos, toilet bowl and then yung ating lavatory. Ayan, so ganyan siya kaganda. Malinis. At kumpleto na. So kung ano po yung nakikita niyo mga kabahay, ganyan na ganyan po ang ating turnover para sa inyo. So modern na modern po yung ating bahay at napakatibay po. And bago po tayo dumako dun sa ating master's bedroom, punta tayo dito muna sa ating third room na kung saan sa lahat po ito yung pinaka maliit, nasa around 10 square meters lang po lahat overall.
Kaya makikita nyo po, naka-single bed lang po siya. Pero pwede pa rin namang ano, double bed, kaya lang maliit na yung space. So kung makikita nyo po, napakaganda rin. Then here also, we have the walk-in cabinet na. Closet. Dito may salamin ka pa. And isa sa mga ganda naman dito mga kabahay, dito siya bumawi. Kasi yung dalawa naman, ay yung isa walang balcony. Ito, meron siyang balcony sa side. Okay? So kung makikita nyo po, yung balcony natin nasa around 5 meters by 2. 2 meters yung lapad niya. So ganyan siya kalapad naman. Kompleto. Powder coated yung ating ano, at saka naka, parang tempered eh. Kasi naka ano, parang silhouette yung loob. So kahit may ilaw dito sa gabi, sa loob, hindi po nakikita yung tao sa loob, dito sa loob ko. Alright, so finally we are going to tour you in our master's bedroom. Ang ating master's bedroom po, syempre, ito yung pinakamalaking room dito. Nasa around 20 to 23 square meters siguro yung ano niya, yung ating area, floor area. And dito yung ating queen size. Wala pong naging problema, maluwag po. Lahat, kung ano pang gagawin nyo dito sa space, kumpleto pa ho. Tapos dito po, makikita or mapapansin nyo yung ating mga bintana. Dito naka-awning dito. And then itong kabilaan po, that will serve as natural light na pumapasok dito sa ating master's bedroom. Which is good po kasi pagising sa umaga, ito na lang yung magsisilbi mong cover eh. Diba ho? Para maliwalas. Masarap pagka ganitong lugar o bahay mo kasi maganda yung bahay. Tapos dito yung vanity area natin sa partner niyo po or magiging office, pwede pa rin. And then we have the cabinet na or closet. And bago ko po kayo din papakita sa kabila, meron tayong built-in na toilet and bath. Ang downside ko lang dito mga kabahay, medyo maliit. Pero kung kayo lang naman ng partner mo, walang problema. Complete turnover na rin po siya. So, pakita natin partner yung kabuuan niya. Ayan. Kasi nasa around 1.5 lang din siya by 2 meters. Medyo maliit po mga kabahay kung tutusin. Or 2.5 yung haba niya. Ayan. Pero bawing-bawi naman po dito sa ating room, yung room mismo. Ayan. So, ganyan siya kaganda. And ganyan siya ka pulido ginawa. Tapos dito po, meron kang syempre access dito sa ating balcony. Gaya nga po lagi ng sinasabi ko na during office, after office, stress ka, pwedeng-pwede kang tumambay dito mag-coffee, maglaro sa mga anak mo. Perfect spot po ito, itong area na ito. And isa sa mga napansin natin dito sa bahay na itong mga kabahay, normally kasi ang ating balcony ay ang mayroon lang access yung ating sa master's bedroom o yung sa parents. Pero this time, meron tayo dito sa isang room na pinakita natin sa inyo kanina. So, di natin siya mabuksan kasi dun ang bukasan sa loob. So, ganyan po. Ayan, at napakakunti lang po ng community dito mga kabahay. Nasa around 100 units lang po ito. Kasi given yung malaki yung ating bahay na gawa, so kukunti lang po yung pwedeng tumira dito sa area na ito. And halos kumpleto naman yung ating mga amenities dito. So wala na po halos tayong hanapin pa. Ang ganda po ng bahay, ang quality po ng gawa. And regarding po sa ating price po, ipopost ko na lang po dito. So good morning mga kabahay! Ngayon, kasama po natin ang ating Kabahay TV na si Sir AJ at si Sir Ruben. So, tatanungin natin sila about sa ating project na si Elmira dito sa Monde Residences. So, Sir Ruben, yes. Ano po ba ang meron dito kay Elmira? Bakit siya po ang kailangan piliin dito sa Monde Residences? When it comes to Elmira, thank you Ma'am Joyce, and yeah, when it comes to Elmira po mga kabahay, sobrang ganda niya. Siguro isa to sa pag kung ito yung kukuhanin mong bahay or ito yung ibebenta nating bahay,
pagka makita pa lang ni buyer, hindi na siya magdadalawang isip. Kumbaga, ang pag-uusapan na lang dito is yung presyo. Bakit? Siyempre, kung maganda yung bahay, siyempre, it comes with a price. Ano? Pero ang ano naman doon, hindi kayo mabibigo dito mga kabahay kasi sobra pong ganda talaga. Napakapulido po. We have 4 bedrooms, tapos 1 den. So kung ang family size po ninyo ay around, may 3 kayong anak, 4, perfect na perfect po ito. And also, mamimit talaga yung lifestyle na gusto nyo mangyari sa buhay nyo or for your family. Kasi this village, hindi man siya kalakihan pero napaka-secured, napakaganda, napaka-kumpleto naman siya kung tutusin park na yan po. Tapos, yun nga, yung bahay na to, wala ka na hanapin eh. Andito na lahat talaga. Parking, meron. Playground, meron. Or yung mismong garden natin, meron. So, Ma'am Joyce, thank you for that question. And I hope doon po sa mga nagbabalak nating mga buyers, investors, OFWs, managers, senior managers na gusto po mag-invest pagdating po kay Ilira dito sa Monde Residences, just give us a call. Perfect na perfect po itong bahay na ito. And yeah, also the amenities po pala mga kabahay is kumpleto na rin. We do have swimming pool, clubhouse, basketball court dito po sa mismong loob ng village. Yan po ma'am. Ayan, thank you, sir. So, question naman po for Sir EJ. So, Sir EJ, paki-discuss naman po sa ating mga kabahay. Amenities malapit sa ating projects. And of course, the transportation po. Yun, bago po ang lahat, binabati ko po ng magandang umaga ang lahat ng kabahay natin dyan na nanonood. So, kabahay, kamusta? Kabahay, Ma'am Joyce. So, about naman po sa selling point, so, sana na medyo namamalat kasi galing tayo sa, nag-concert tayo ng isang gabi. So, about naman selling point, unahin ko na po yung transportation. Kung kayo po ay galing ng Manila, hindi po sa, napaka-accessible niya kasi meron tayo ditong MCX, then Cavitex. Ang maganda kasi ngayon dito sa atin kasi open na yung Calax, so napaka-dali lang pumunta ng Manila. So, wag po kayong mag-worry sa mga nagtatrabaho ng Manila ng 24 hours kasi ang transportation naman dito ay 24 hours naman po. Meron po tayong tricycle, jeep, tsaka bus. Pagdating naman po sa mga establishment, paglabas natin ng subdivision ng village natin, halos malapit na tayo kay Save More, kay meron din tayong District Mall diyan sa may bandang unahan, sa Imus. Then, sa Walter Mart, malapit din tayo kay Walter Mart. So wala na tayong hahanapin pa, nandito na lahat sa village na to. Gaya nga po ng sabi ni partner Roel, pag pumunta ka rito, hindi mo na nanaising umalis pa. Kasi maiiwan na yung puso mo rito sa sobrang ganda ng bahay. Andito na lahat. Yun lamang mga kabahay, sana magustuhan nyo yung aming pinresent na project. Kasi talagang andito na lahat, wala na po kayong hahanapin pa. Salamat po Miss Joy, maraming salamat po. So ayan, thank you po.